May alok na financial assistance sa mga estudyante ang isang kumpanya, pero ang tulong na yan, may kapalit pala ang mga mag-aaral para na rin umanong mga empleyado dahil pinagbebenta raw muna ng mga produkto nagkakahalaga na mahigit 5,000 piso. Yan ang idinulog sa Sumbungan ng Bayan. Allowance kada araw, kada linggo at kada buwan na aabot sa 30,000 piso. Ito ang alok ng student financial assistance ng Zafire Natural Beauty and Wellness sa kanilang social media page na nakainganyo sa mahigit 1,000 estudyante noong Disyembre 2019. Pero bago makasali, dapat umunong makabenta muna ng 8 set ng beauty products na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 piso. Kailangan pasok ang pera sa bank account ng nagpakilalang may-ari na si Michael Medina. So nakakaingganyo po talaga siya para sa mga students, lalo na sa mga nangangailangan. Pero tinitake advantage po nila yun. Kasi ano po eh, parang di ba po, bakit ka maglalabas ng ganun? Dagdag lang sa pangakong allowance ang komisyon kung makakabenta at referral fee kung makakarecruit ng mga bagong miyembro. Pero bigla raw nagbago ang usapan. Ayos naman po siya nitong hanggang December 2020. Naglalabo-labo na lang po talaga noong January. Midweek po ng January nitong taon. Kasi po, yung allowance niya, ginawa niya pong referral and commission based, which is wala po sa pinag-usapan noong sumalik kami. Kahit parehistrado ang pangalan ng negosyo sa Department of Trade and Industry, hindi raw ito nangangahulugang pwede na magbenta ng produkto at mag-alok ng student financial assistance ang Zafire. Kasi business name lang yung rehistrado sa DTI. So lahat ng permits mo to be able to operate the business, kailangan mong i-apply pa sa iba't ibang ahensya. Itong Zafire na to, hindi natin alam kung may mga permits siya. And then of course, kung mag-i-engage siya ng empleyado, may dole requirement pa yan na kailangan sundin. Naging employment arrangement siya, employer-employee arrangement na makukuha ng mga estudyante yung financial assistance on the condition na makabenta sila. So hindi siya, pag sinabi mo kasing assistance, parang tulong doon sa tao, hindi siya ganun. Pinabulaan na naman ng may-ari ng Zafire ang mga aligasyon. Kung meron ba kayong kaukulang mga papeles, permit? Okay. Wala po akong problema dyan, ma'am. Pero kasama sa requirement, yung 5,100 pesos na po, payment, ma'am, for the 8 cosmetic sets. Hindi po required yung 5,100, ma'am. Wala pong pinagbebenta. Yung student financial assistance. Yes, ma'am. Pero bakit kaya may kapalit? May kapalit na kailangan, ma'am, magbenta, kailangan mag-recruit. Ma'am, wala pong kapalit, ma'am. Bawal po magbenta, ma'am. Bawal po mag-recruit. Na wala na nga rin daw silang nakukuhang allowance. Ang usapan dyan, depende po sa takbo ng kumpanya. Ibig sabihin, ma'am, yung issue po na ginawa sa amin, ma'am, hindi naman ngayon lang nangyari. Since November po, ma'am, affected na po talaga kami. Ngayong nagpapatupad ng community quarantine sa bansa, naghaina ng e-complaint ang mga biktima sa PNP Anti-Cybercrime Group. Violation po ito, ma'am, ng Republic Act 10175 or yung anti-cybercrime law. I-secure niyo po yung mga pieces of evidence katulad ng mga screenshots ng conversation niyo. Kung naglabas na po kayo ng pera, kailangan po ng yung mga resibo, yung mga, lalo na pag sa bank account,